Paligid ko upang maniwala sila ikaw ang nagsugo sa akin. No! Pagkasabi nito sa Miguel siya, Lazaro, no! Lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupulupunan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalog ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanya, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananig sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Okay, akin po magsipo kayo. Nais ko po mabigyan ng maigpig na refleksyon ng ating binasa. Ito po ang ipinahayag ng Panginoon sa atin, the healing of grief. Kayong mga namatayan, mga pamilya, kamag-anak, ay makita natin ang pamamaraan na ginawa ng Panginoon. Nananamis siya na mamatay si Lazaro at siya nalulungkot. Katulad din ninyo, meron tatlong pamamaraan no, ng healing of grief. Una ay, ilabas mo kung ano yung emotion mo. Maaaring lungkot na lungkot ka, kayo, naiiyak kayo, ayaw niyong makausap, ayan, yung ama, ayaw pumunta, ayaw makita. Yan ay healing, kailangan makita natin na bahagi ng healing of grief. Tanggapin natin yon, no? At ganito rin ang nangyari sa Panginoon. Anong ginawa niya? Eto, siya ay nanangis. Kasi nananangis yung kapatid, si Maria, at kasi si Martha. Kaya nga, ang Panginoon ang punta doon sa libingan, para din kwebang ganito. Ang Panginoon nalibing din sa kweba, kaya sinadya kong gawin dito na parang kweba. Lumabas siya dito sa muling pagkabuhay, kaya meron pagkabuhay sa taas, no? Ang ikalawang bahagi ng proseso ng pag-heal ng grief ay pagpapasalamat. Kaya ngayon, nagpapasalamat kayo, meron tayong munting salo-salo pagkatapos nito, doon sa bahay, at magkakaroon tayo ng pagsasama-sama. Yun ay pagpapasalamat. Kaya dito makikita natin, sabi niya, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At lagi mong alam kung alam na lagi mong dinirinig. Kaya lang sinasabi ko ito dahil sa mga tao na sa paligid ko. Ibig sabihin ito, we learn from the experience ng ating Panginoon. Nagpasalamat siya na pumanaw na ang kaibigan niya si Lazaro. Kaya rin magpasalamat. Sandali lang yung buhay na ipinigay sa atin, itong si Erica. Pero sa hardin ng Panginoon, parang ganyan mga bulaklak. May malaki, may maliit, may namamatay na matanda-matanda, meron namamatay na batang-bata, at makikita natin na kasmisan ay hindi natin maintindihan. But iyan ay kang kung ano ang kalooban ng Panginoon, diyan natin maipapakita ang talagang pakikisa natin sa kanyang pagmamahal sa atin. Gusto niya makasama ang bata, mahal na mahal niya, kaya kinuha na niya, no? Lahat tayo lahat naman nagpupunta dyan eh, pero may mga pagkakataon siguro na hindi natin maintindihan, no? Okay. Ang pangatlong bahagi ng proseso ay kalagay ninyo siya at nang makalaya. So, anong ginawa? Pinaalis yung binalot na tela sa isang patay ng mga Hudyo at pinakawalan siya. At muli nga, si Lazaro ay nakasama nila. Dito ay makikita natin, kayo rin nagdadalamhati, pakawalan nyo na siya. Hindi ninyo tinatanggap pagka hindi nyo pinakawalan. Kaya nga, meron tayo, kostumbre sa Pilipinas, meron the third day, nagdadalamhati. Pagkatapos ng the third day, meron the ninth day, kasiyam na araw, nagdadasal gabi-gabi. Pagkatapos ito, merong 40 days. Pagkaraan ng 40 days, nagdadasal ulit, nagtitipag muli. Pagkaraan ito ay 1 year. Kung tabagin natin ay palaglagluksa. So ilalaglag na natin yung ating pagdadalamhati. Iyon ang paraan ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. No? At malaya na tayo din, malaya na rin siya sa pagdadalamhati. Kung hindi, ay manghihina ang ating immune system, no? Kayo mga magulang, hihina ang inyong immune system, pagka hindi nyo napagaling ang healing of grief na yan, sumusunod.
meron ganyan kami, sana namatay ang asawa, hindi matanggap ng asawa na iwan, after 6 months, mahina ng immune system. Dahil madaling napuan ng sakit. Lalo na ngayon, ha, may COVID crisis, no? Madaling napuan ang tao. At pagka ganyan, hindi na hindang grip, mabuti nga kayo, tumagal kayo ng 1 year at nakasurvive, no? Eh, pati ka ng asawa mo, ama, hindi makasurvive hanggang ngayon. But that is wrong. Hihina ang immune system, lalo kawawa yung mga naiwan. Dahil kasi ay hindi madadala ng katawan. Ito ang itinuro sa atin ng Panginoon. At ito ang hilingin natin na sana ay, ayan, makalagan ninyo siya. At nang siya talaga ang masapiling na talaga ng ating Panginoon. Okay, ngayon po ay ating